Natupad ang pangarap ng mahigit 100 magsing irok sa Taguig City na formal na maikasal. Ang kanilang palitan ng I do at kiss sa mainit na balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ang pag-ibig nga naman, parang rosaryo, puno ng misteryo. Kung meron kasing nagsasabing walang forever, may ibang hayag ang isinisigaw sa mundo na sila pang forever. Sa mismong araw ni San Valentin, halos 130 lang naman silang nagsumpaan ng magpakailanman sa kasalang bayang pinangunahan ng Taguig City Government. Wala itong pinagkaiba sa mga tradisyonal na kasalan. Palitan ng I do, cake and wine ceremony, at syempre, ang pinakaabangang kiss. Mas masaya nga lang, lalo't ang kwentong pag-ibig nila, siya rin kwento ng marami nilang kasama. Si Nanante at Carmen, 15 taon munang nagsama bago tuluyang nag-isang dibdib. Pareha sana kami mag-abroad, tapos hindi na natuloy yun, nagsama na kami. Siguro, siya na yung, napilig sa puso ko. Kaya yun, napakasala kami. Tingin ko siya na kasi umabot na kami ng 15 years. Sa hirap sa ginhawa, gano'n. Sa loob daw ng 4 na taon, magtatatlong 1,000 na raw ang sabayang ikinakasal ng Taguig City Government. Yung pagpoproseso ng inyong mga dokumento, marami yung hinihinging requirements sa kanilang trabaho. Yung iba na nagtatrabaho overseas, hinihinga ng mga dokumento yan, lalo pag yung mga anak ine-enroll sa eskwela. Ang pinakamahalaga, syempre, na ilalagay sa tama din yung pagsasama ng babae at lalaki. Bukod sa kasalang bayan, formal ding binuksan ang isang Valentine Village kung saan may iba't ibang romantic theme ang bawat bahay na umiikot sa mga yugto ng isang relasyon. Mula sa ligawan hanggang sa pagbuo ng sariling tahanan. Bukod sa kubol, may mga special Valentine themed selfie walls din tulad nitong wall of roses, not thorns, at romantic dinner table. Libre sa publiko ang Valentine Village na magtatagal hanggang Marso. Dano Tingkungko, GMA News.